Pinalala akong babae, babae naman yung ano yun. Ah. Wala na kapalit pagkamatanda na yung babae sa akin. Kung 30,000 lang yung sweldo ko sa abroad, hindi na ako may ibang bansa. Eh, dito lang yung halos nakukuha ko naman din. O humihigit pa rin. Sa ngayon, dahil sa nag-expand na nga kasi ako nakilala na ako ng lubusan at saka marami na akong posto. Sa kanyang ikatlong dekada sa mga gawaing pananaliksik at pagpapaunlad ng lahi ng Kalabaw, patuloy ang Philippine Carabao Center sa natatangin itong dedikasyon na palaguin ang industriya ng gatas sa bansa, samantalang pinapalaganap ang pagdaloy ng kasaganahan sa mga magsasakang nagmamay-ari nito at kanilang mga komunidad. Masarap sa pakiramdam yung ano, yung nakakatulong ka sa farmer. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa PCC, sa pagkakaloob nila ng mga alagaang Kalabaw sa amin, na ito namang alagaang mga Kalabaw na ito ay napakalaki ng epekto sa buhay ng mga magagatas, lalong-lalo na sa aming kooperatiba. Una sa lahat, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon at saka napakasaya ko. Naragsak ti panagbiag mi takadwa mi ti PCC ket na imbag ti panagbiag mi. Maraming salamat, PCC! Dahil sa pinagsanib na pagpupunyagi ng PCC at mga kaagapay nito upang maisulong ang industriya at pag-angat ng antas ng pamumuhay ng lahat ng may pakinabang dito. Yung Kalabaw may tinagong yaman. Dahil sa ngayon ay naramdaman ko sa iyong buhay, buhat ako yung matas ng Kalabaw. Mayroon pala nakikita ang pera sa pang-araw-araw. Malaki po ang kaibahan ng buhay noon ng dati kaysa sa ngayon. Noon, hindi pa ako nag-aalaga ng mga Kalabaw na magagatasan. Ay, kunti lang ang kita ko sa pagtatanim ng palay, mais at saka gulay. Ako po ay isang dati pong ahente ng Coca-Cola. Iniwan ko po ang pag-ahente sa Coke. Mas pinili ko po ang gatasang Kalabaw. Nakita ko po na may asenso rito sa gatasang Kalabaw. Isang taon akong nag-security guard, na kung saan ang sweldo namin ay hindi pa nakakasapat sa pangangailangan ng isang binata. Pero po nung nagkaroon po ako ng gatasang Kalabaw, medyo guminhawa po yung buhay namin. Binigyan kami ng isang module ng PCC. At ako ay kasama ako sa nabigyan ng isang Kalabaw. Doon kami nagsimula. Ang ginagatasan namin sa kasalukuyan ay 11. Masasabi ko talagang swerte dahil sa ngayon, malaki na ang income namin dito sa Kalabawan. Sa subukan ng gagatasa ko, nakakita ko mga 6,000 at 7,000 para madagdagan yung aking gatas. Nangukulekta pa ako sa ibang mga kasamahan kong mga partners na mga kaibigan ko. Mas malaki ang kita kasi yung nakikita ko sa isang buwan ng paggagatas ko ng tatlong Kalabaw, mahigit 15,000. Sa ngayon, ang ginagatasan ko ay nagkaka 5 na. Ay sa isang buwan, nakita ko na mayroong 22,000. Yung tangible benefit is ano siyempre, sustained income, better income. Umangat ang buhay ko ngayon kasi naparami ko yung mga Kalabaw ko at saka nakapag-aral ako ng mga anak ko. Saka nakabili pa ako ng kunting lupa, sasakyan at saka mga gamit sa bahay. Sa gatas, mga say mga 50,000 per you know, isang hotel ng period. Yung sa Vermi kong posting, mga 30 per Kalabaw. Yung mga anak ko, napag-aral ko sila. Nakakabili sila ng damit, nakakabili ng gadget. Hanggang sa ngayon, tatlo na yung nakakatapos na anak ko sa pag-aaral. At meron pang isa na nag-aaral at kukuha daw siya ng kurso ng civil engineer. Sa ngayon, masasabi ko na nung una, marami kaming pangarap,
ang hindi ko inaasang matutupad. Pero nung dahil sa kalabaw, sa pag-aalaga ko ng kalabaw, kasama ko ang pamilya ko, natupad lahat aming pangarap. Patuloy ang pagdami ng nagpapatotoo na may kaunlaran sa kabuhayang salig sa kalabaw, habang patuloy din naman ang mga pag-usbong ng iba pang mga nagkaka-interes dito. Nanay po didi ng rugi nga nagmanada na itang bupalo nga dakanyak ti ingganay tata siguro more or less 50 ti rimwar nga putot na at pera pa lang nang hindi masikog kit tata agdama pa lang nga agpampamayada iti nuwa nga babae kaya di tayong tinong nung una naging membro ako ng asosasyon sa amin doon ako nakita ni Ma'am Rektat si Sir William na baka gusto ko raw maging babae. So naisip-isip ko na maganda ang buhay ng babae. So pumayag po ako. Nung ako yung naging babae, halos sa yung aking pangangailangan sa pang-araw-araw, pag-aaral ng mga anak ko, naibigay ko. Sa totoo lang, marami na akong nabiling equipment. Nakabili rin ako ng sasakyan dahil sa pagiging AI at saka sa pagdidiri ng kalabaw. Ang puhunan lang nila 14,000. Ngayon, umaabot na lang ang asset ng co-op ng almost 4 million. Mahigit pa. Kaya sila natutuwa talaga. At ang gusto rin namin, talaga magtuloy-tuloy rito. Sana sa susunod na henerasyon, andito pa rin itong gentry dairy. Maraming actually na buhay dito ng mga industries like yung mga dulce de leche na industry. Dati wala na yun eh. Dahil nag-decrease na rin yung supply ng Carabao's milk. Marami na ngayon na gumagawa ng mga cheese dahil of course sa programa ng Philippine Carabao Center. No? Yung pinakamalaking pagbabago sa buhay nila is that every day, as long as they have milk, they have cash. And we emphasize that, no? That since milk is sold fresh, they also get paid in cash. Actually po, ang atin pong programang Carabao Based Enterprise Development Program o mas kilala po sa tinatawag na programa para sa pagsusulong ng kabuhayan salig sa kalabaw, ito po ay inaasahan natin na sa pamamagitan po ng ating mga ipinagkatiwala ng mga gatasang kalabaw, mapapaunlad po nila yung kanilang estado ng pamumuhay sa paanong paraan po. Ito po ay magkaroon sila ng dagdag na pagkakakitaan. At kung meron po silang pagkakakitaan, natural po na magkakaroon sila ng kita at impok. At kapag mayroon po nito, ang kanilang mga anak ay maipapadala po nila para makapag-aral po. At bukod po rito, inaasahan din po natin na maitataas din po ang pangkalahatang nutrition po ng ating mga kabataan sa pamamagitan po ng ating programa. At hindi lamang po yun, kundi pati po ang lakas ng tao umamihan ng tinatawag na people empowerment ay mas lalo po natin na mapag-iibayo po sa mga kanayunan. Kaya ang buong barangay namin, halos po ay ang Bulihan, Barangay Tikiwan, Malasas, ay parang aking maakit na rin para sumama sa amin sa dairy at yan ang malaking kapakinabangan sa nakikita sa aming barangay. Para sa akin, may pag-unlad sa kanayunan kung lahat ng mga magmamayari ng mga kalabaw o baka, tatangkilikin yung AI program ng Philippine Carabao Center. And sa ngayon, makasabi ako, ang kalabaw, malaking tulong. Malaking, can give hope sa mga tao. Masasabi kong may pag-unlad sa kanayunan kung mag-aalaga kayo ng kalabaw. Katulad ko, na nagsimula lang sa isa. Eto, maandad na rin ang buhay ko. Dahil sa mga natagpo ang kaginhawahan sa kabuhayang salig sa gatasang kalabaw, silang nakakita na ng tunay na pag-unlad sa kanayunan ang makakapagsabi. Ako ang mukha ng pag-unlad sa kanayunan. Ako ang mukha ng pag-unlad sa kanayunan. Siyak tiro pa ti panagturoas ti pagilian. Ako ang mukha ng pag-unlad sa kanayunan. Ako ang mukha ng pag-unlad sa kanayunan.